So hello mga kabarkada, welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ngayong video po ay papakainin po natin yung mga inakay natin. So dalawa na lang po sila dahil nabenta na po natin. Nabenta ko na po yung tatlo na tig 200, 300 at 400. So isa dito ay susunod natin ibebenta yung ano, yung itong Green Fisher. So isa siyang Green Fisher na possible street opa. Kasi ang kanyang magulang ay yung nandito sa taas. Ito ang magulang niya. Split opa. Split opa, Ewing, tapos PB. So, tatlo dapat sila. Kaso, namatay yung dalawa. Sila lang natira. Kaya, i-out natin siya ng possible split opa. Ika, okay? So, papakainin natin sila. Then, babalita ko sa inyo, i-update ko kayo sa mga painakay natin, sa mga paitlog natin. Tapos meron po tayong experiment dito na yung isang pares natin ay hindi ko binibigyan ng successor pellet. Kaso yung isang pares natin dito ay binibigyan ko ng successor pellet. So, pag-usapan po natin yan maya-maya. Pakainin na muna natin to para matuloy na tayo doon sa experiment natin. So, tara, let's go! Ayun na po, tapos na po natin silang pakainin. So, ayun na po sila, nasa loob na po sila, nagpapahinga na. Ayan, sobrang busog po sila sa isang ano, so sa isang ganito na 10 ml. Busog na sila dito, tig-kalahati lang sila, tig 5 ml, tapos okay na. Sulit to sa dalawang inakay na. So, mas mura to kaysa sa mga ano, binibili ninyo ng iba. So, mas mura to kaysa sa binibili ng iba. Ito ay nasa ano lang, 4 pesos. Tapos hanap na lang kayo ng straw na pwedeng ilagay doon para mas mahaba, di ba? So, ayun ang ating pagpapakain dito. At sa mga gustong malaman ko ano yung pagkain ko, hindi po sakto formula to. Lagyan lang po yan. So, ang gamit ko po ay... So, ito po ang gamit ko, rice and soya na Cerelac. Ayan. So, kung sa Mercury, 58 pesos lang to. So, ayan. At ayun, napakain na po natin yung mga inakay. Ngayon naman ay i-share ko sa inyo yung experiment ko, yung tungkol po doon sa mga successor pellets. So, meron tayong dalawang breeder na in-experiment natin. So, nag-alay ako ng panahon para lang dito sa experiment na to. Kaya sana ay may matutunan ko tayong bago dito sa video na to. So, yung dalawang breeder natin ay nag-mate po sila. Tapos, yung isang breeder po natin ay binigyan natin ng successor pellets at yung isa ay hindi natin binibigyan ng successor pellets. So, ano ba ang resulta nung itong dalawang to? Okay? So, unahin na muna natin yung hindi natin binibigyan ng successor pellets. And so, ito na po yung ating yung breeder po natin na hindi natin binibigyan ng successor pellets. So, sa mga hindi po nakakaalam ko ano po yung itsura ng successor pellets, ay ito, papakita ko po sa inyo. Ay yung ganito po, ayan. Ayan, ganyan po yung tsura ng successor pellets, yung sa pang manok po. And so, ayun yung successor pellets na hindi natin ibinibigay sa kanila. Tignan na po natin kung ano yung itsura ng, kung ano yung resulta ng ano, ng itlog nila, kung fertile ba o hindi. So, experiment lang to. Hindi po natin to pwedeng i-sabihin sa iba na gawin nyo to. Gawin nyo yung, huwag nyo gawin yung ganito. So, ina-experiment ko, trial and error po ito. Kaya, kapag gusto nyo pong mag-experiment, kailangan nyo po ng mahabang panahon. Talagang dapat ay nag-aalay kayo ng mga mahabang panahon. So, hindi sila lumalabas. Try na natin buksan na konti. Ayan na, lumabas na po silang dalawa. At ito po yung kanilang mga itlog. Ayan. Kung nakikita nyo po yung loob, meron po silang apat na itlog dyan. So, titignan po natin kung may mga fertile sa kanilang mga itlog. Ayon. So, nakikita nyo po dito na dito pa lang po sa loob, hindi pa natin sila tinatanggal. Makikita nyo po dito na ni isa, walang nag-fertile. Ayan o, blanco. Ito, blanco. Blanco po ito. Blanco rin ito. Blanco rin yung nasa loob. Blanco rin yung nasa dulo. Ayan. So,
importante talaga na magbigay tayo ng mga fertility booster, lalo na sa mga kakamate lang o kaya sa mga magmate pa lang, sa mga ready to breed. So, itong apat na itlog nila ay walang fertile kahit isa. Dapat kasi ay kapag apat na ang itlog, dapat dalawa na po ang fertile dyan. Kaso, sa apat na to, wala kahit isang ano, kahit isa walang fertile. So, try natin kunin yung pinakaloob na talaga. So, ito po yung ano nila, apat na itlog. Ayan. So, lahat po yan ay dilaw, wala pong nagugat kahit isa. So, itong apat na itlog na to ay wala na. Bugok na po ito. Oh. Ayan. So, bugok na po yung apat na itlog na to. Hindi na po natin to ipapalimlim pa. Pero meron pa siyang nagsusunod na itlog. So, may panglima pa siyang itlog dahil buntis pa siya. Pero itong apat na to ay hindi na natin to ipapalimlim. Saka hindi siya mainit. Hindi siya ganun kainit. So, ito na yung mga itlog natin na mga na-fertile, ay mga na-infertile, mga na-bugok. So, ayan na po yung mga itlog natin na hindi nabuhay. Pero yung iba dyan ay nabuo, pero namatay. Ayan. At ito naman, tignan natin yung itlog dito. Ayan, so lumabas na yung isa natin kapares. So ito yung ano, yung isang pares natin na binibigyan natin ng successor pellet. So ito ang ating Albs 1. Ayan, so meron silang limang itlog doon. Check natin kung fertile yung mga itlog. Ah, sobrang layo, hindi natin makita. So kunin na natin yung itong drawer. Wait lang. So ito po ang itlog ng ating Albs 1. Tignan natin. Ito, pula. So, kita nyo naman dyan. Ayan. So, ito, pula. Kita nyo dito na fertile siya. Kasi din, pula, fertile. Ito ay... Tignan na natin. Ikot natin. At ito ay mukhang nabugok. Ito ay... At ito din ay mukhang nabugok din to. Oo, ito ay bugok din. Ito naman ay check natin. Ito, buhay to, may ugat. So yung dalawang may bugok natin dito ay ito. Ayan. So itong tatlo ay fertile po itong tatlong to. So ay ito po yung nagbibigay sa atin ng ito po yung binibigyan natin ng successor pellets. So, ito yung tatlo. Yeah. Kunin natin itong dalawa. And so, ayun po no, guys, mga kabarkada. So, bumaba na po kagad tayo dahil meron po tao dun sa third floor. So, naririnig ako na nagsasalita ako. Kaya, ayaw ko, nahihiya talaga ako kapag may tao doon sa, ano, sa third floor. Lalo na kapag nag-vlog ako. So, nahihiya ako. Bumaba agad ako dito sa kwarto. Ayun. So, ayun po yung ating dalawang... ayun po yung dalawa nating breeder na in-experiment natin. So, nag-alay po ako ng panahon dito para lang malaman nyo or para lang ma-share ko sa inyo kung ano yung resulta ng ganong experiment. So, ayun ang ating dalawang breeder, yung binigyan natin ng fertility booster at yung hindi natin binigyan ng fertility booster. So, alam nyo na kung ano ang dapat gawin para mag-fertile yung mga itlog ng mga alaga nyo. So, kailangan nyo po magbigay ng mga vitamin E, lalo na yung mga fertility booster, at nakadepende rin po yan sa paglilimlim, okay? So, yung fertility booster at yung paglilimlim ay magkakampiyan para ay mabuhay yung itlog at para mapisa yung itlog, okay? So, ayun lang naman mga kabarkada ngayong video. Salamat po sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.